guys! Welcome back again to my channel, and so for tonight, I will be having an unboxing video. So, ito. So, actually, nakuha ko to sa Shopee from Jaquel0227. Ang dumating siya kaninang umaga via Black Arrow na courier here in the Philippines. So, by the way, I'm from Batangas. So, sa Shopee na yon, nakuha ko siya for free shipping kasi nagkaroon ng Shopee ng 250 minimum na worth na products na pwede mong mabili sa kahit na anong online shop sa Shopee. And then, yun, for 250 pesos, naka-free shipping na sila. So, laking tipid na din talaga. So, nakuha ko itong Yunteng 1288 na monopod with Bluetooth shutter. And yung ito namang maliit na to ay yung Yunteng na YT228 mini tripod. So, itong Yunteng na to, itong mahaba, nakuha ko siya for only 230 pesos. And itong maliit, nakuha ko naman siya sa for only 100 pesos. So, actually, may cheating ako. Yan. Para hindi ko makalimutan kung ano yung talagang price niya. Yun. So, buksan na natin siya, guys. Lagang nakikita mo sa kanya na super sealed siya. Super bubble wrap. Which is good. Kasi alam mong hindi magda-damage yung item mo sa kapag dinideliver. So, ang iba kasi, kapag hindi gaano secured yung item, hindi mga hindi naka-bubble wrap or hindi enough yung bubble wrap, nadadamage yung item sa loob. Kaya minsan, may mga customers or buyers na nag-reklamo sa kanilang nakukuhang item. So, for me naman, sa tinagal-tagal ko na nagsha-shopping, never naman ako nakakuha ng damaged item sa kanila or dun sa mga sellers na bigilhan ko. So, ito na siya, guys. So, una kong bubuksan na itong Yunteng na monopod na with Bluetooth shutter. Yun ang sabi sa kanyang box. So, ito na yung Yunteng na 1288 monopod with Bluetooth and shutter. So, ang kanyang haba kapag naka-folded siya is 450 millimeters. Hindi ko alam kung ano siya sa feet. So, kayo nang bahalang mag convert. And then, kapag mahaba naman siya, so try natin na excuse me. Try natin siya ng sa maximum length niya. Medyo mahaba siya, guys. Talagang abot hanggang siguro kung nasa ano ka, nasa maramihan kayo na mag-groovy, lahat makakayang sakupin or lahat talaga makukuha ng tripod na to or ng monopod pala. So yan, ganyan siya. Ganyan siya kahaba as in sa personal, sobrang haba niya. Siguro mga kailangan nyo lang is tanggalin lang tong pangalawa or yung dalawa lang na clip. Then yun, okay na siguro yun. Kasi pag tinatlo nyo, sobrang haba na niya. So yan. So yun nga lang, ang feeling niya, ang material daw nito is aluminum. So medyo magaan lang talaga siya and hindi siya ganun kabigatan. And then, yung kanyang, itong clinic-click na to, parang ang dali niyang matanggal, parang loose na agad siya. I don't know kung ganun lang talaga yung yari niya. For, of course, for only 250 pesos, si hiling pabatayan, diba? Okay na din yun. Hindi ko alam, guys, ha, kung may makikita pa kayo na mas mura nun. So, for me, isang seller na lang kasi yung pinagbilhan ko since nga, para hindi na ako mag-intay pa ng mga darating na items sa akin. So, isang seller na yun lang yung pinag-kuhanan ko nitong mga item. So, yan. And then, actually, wala din siyang, tawag dito, wala siyang cellphone mount. So, yun nga lang, kailangan nyo pa, kung wala kayong cellphone mount, kailangan nyo pang bumili ng sarili nyong mount for your phone. Kasi dito, may screw na siya. Ayan. So, good siya for cameras. So, yan. And then, ito, meron din siyang something na
screw dito. Hindi ko alam para saan to. Ah, yun. Para ma-bend yung, para ma-rotate yung kanyang pinaka-head. So, parang nasa 180 degrees lang siya. Yan. So, lock na lang ulit natin siya. So, yun. Meron din siya. Ito yung sinasabi na Bluetooth shutter. Ayan. Actually, alam ko, chargeable to. Andun yung kanyang cable sa loob. Ito. And guys, hindi ko na siya tatanggalin sa plastic ha. And then yun. And then meron din siyang pangtali. Yan. And then yung sunod naman is itong Yunteng na YT228 Minitripod. Yan, ito siya guys. So, ito naman, maganda to kung gagamit kayo nung, kung ang inyong equipment ay SLR, DSLR, mobile phone, or for, ang tawag dito, sports cam, yun. Pwedeng-pwede siya dito kasi meron din siyang screw. Ayan. And then, meron din siya actually na cellphone mount, phone mount. So, madali nyo siya. So, ilalagay nyo lang siya dyan. Ikot-ikot nyo lang. Yun. Okay na siya. Ang hindi rin siya madaling, ano, yung alam mo matibay siya, hindi yung hindi ka mag-worry na yung phone mo is baka mahulog or something. So, dito naman, meron din siyang may pa-something din siya ditong screw. So, gaganyan mo lang siya. Oh my God. And then yan. Iikot-ikot na siya. Kung saan nyo siya gustong position. So, ito naman, 360 degrees yung kanyang kayang gawin. So, yun. Release nyo lang ulit para mag-lock. Hindi na siya ulit iibo. Ano nga pa siya, very plastic yung kanyang material. So, makikita mo naman, no. Talagang plastic na plastic siya. And then, yung ito, itong parang aluminum na color na yan. Ano siya, para lang siyang plastic din na kinulayan. So, hindi siya bakal, hindi rin siya aluminum. So, nakakatakot. Parang anytime, pwede siyang mabali. And then, yun nga, kahit na meron ito, ang madali pa rin siyang rotate-rotate. Oh, hindi mas sobrang dali, pero may tagging pa din na parang may pumipigil pa din. But, yun nga lang, maano pa din siya, talagang naiibo pa din siya. Pero, huwag nyo nang pilitin guys, baka kasi masira or malustred siya. So, yun lang. And then, ito namang phone mount niya. Sobrang higpit din. Ayan, no. Hindi ko alam kung dahil sa bago pa siya or what. O siguro bago pa lang. Kaya ganun. So, nakakatakot sa cellphone. Kasi feeling ko, yung cellphone ko, nung nilagay ko siya dito, tinest ko siya kanina, parang mahisira yung LCD or yung screen ng aking cellphone. So, nakakatakot. And then, yun. Sa ilalim kasi itong monopod, meron din siyang screw. Ayan. And then, lagay nyo lang siya doon. I-attach nyo lang. Yan na siya guys. So, pwede niya siyang i-stand sa sahig. So, pakita ko sa inyo ha na nag-i-stand talaga siya. Pahabain ko lang to. Hindi ko na siya hawak. So, yan. Yung kanyang itsura kapag naka-stand na siya sa sahig. With the monopod and yung mini tripod. At yung tripod. So, yun. So, yun lang guys. And for me naman, sulit na sulit yung nabayad ko sa dalawang yon. So, 250 and saka 100 pesos. So, nasa 350 pesos lang yung binayaran ko sa nag-deliver. Actually, COD rin siya. Marami naman sa mga sellers ng Shopee na pwede ang COD which, or the cash on delivery. So, pagka-deliver sa inyo, pwede nyo i-check yung item. Tapos, saka nyo babayaran dun sa courier. So, yun lang guys. Please like and subscribe to my channel. So, kung meron kayong kahit na anong ma-comment about this Yunteng na 1288 and Yunteng YT228 or 228 na equipments for vlogging. So, please just comment on the comment box section kung meron din kayo nito actually at kung matagal nyo na rin siya nagagamit. So, yun lang guys and thank you!